Okay, magandang araw mga bro. Ito, meron tayong susubukan na backlight driver. Subukan natin kung okay to. Bali, nabili ko lang to online. Ang halagang ayan, 378. Lalagay ko kasi itong mga bro doon sa back job natin na ano, Devant 55 na ano, smart TV. Ayaw niya yung mga nilalagay ko na ano, hindi niya kayang mapailaw yung mga backlight driver na ganito. Kasi ano siya, kinukulang yung amperahe doon sa power supply na pinagkakabitan natin. Hindi gaya ng iba na model, okay naman, pero yun dun sa kinabitan natin ng ganito, gusto niya is dalawang backlight driver tapos nakasiparate pa yung supply. Bali yung 16 volts dun sa power supply ng Devant is hindi niya kayang pailawin tong dalawang ganito. Kaya niya pag isa lang, pero pag nakasalpak yung dalawa, hindi na niya kayang pailawin. Kaya kung minsan yung ginagawa ko dito is para lang makaya niya na kahit mag-isa lang ito, gumagamit ako ng power supply na 24 volts. Ito, bali, 220 volts AC ito, tapos yung output nito is 24 volts. And 24 volts. Ito, pag nilagyan natin ng ibang power supply, bali, dito na natin kukunin yung supply ng ating asan na yun? Ating pag dito natin kinuha yung supply ng ating backlight driver na to, okay, kaya na niyang mapailaw kahit mag-isa lang siya. Kaya lang siyempre mas marami na tayong ikakabit kasi dalawang module na. Samantalang itong susubukan natin, isang module na lang siya. Isang buong board na lang. So, ang input nito is sa 300 volts. And nag-blur yung ano natin. Ayan. 300 volts yung ating input. Tapos nag-output ito ng ayon dun sa description nito is umabot lang siya ng ano 200 volts yung output. So subukan natin kung kaya niya 180 to 200 volts. Dahil ito isang ano na lang, isang board na lang. Yung dating supply kasi noon mga bro is nasira na yung kanyang backlight driver at saka nagpalit na rin tayo dun ng backlight. Mamaya papakita natin mamaya pag andun na tayo. So sa ngayon subukan muna natin to kung kaya niya. Kung hindi niya kaya is mapipilitan tayong ito na lang ulit yung gagawin natin. Okay, ano muna to? Lalagyan muna natin ng supply ito mga bro. Kasi nga 300 volts yung input nito. Kaya kukuha na lang tayo ng supply dito sa main filter capacitor ng ibang board. Pero kapag andun na tayo sa pagsasalpakan natin is siyempre doon na sa main filter capacitor. Okay mga bro, ilalagyan ko muna ng wirings.
Ito mga bro, yung ating bali gumamit tayo ng pitong strip galing sa ano yan, magkakaibang yung nagpalitan natin yan. Sinubukan ko na siya kanina at ito lang yung kaya niyang pailawin. Pag nagdagdag pa ako dito ng isang strip, kumukurap-kurap na yung kanyang ilaw. Okay, subukan natin at sukatan natin ng boltahe. Plug in natin. Ayan, umilaw siya. Tapos sukatin natin yung kanyang output voltage. Minultiply ko mga bro yung total voltage nitong strip na nilagay natin is dapat ay meron siyang voltahe na 190 volts dahil 3 volts ang isa niyan. So ang total ngayon nito is kulang pa, wala pang 190. Ayan, nasa 186 lang. Pero pwede pa yung palakasin kasi mayroong na-adjust naman yung amperahin nitong backlight driver na ito. Meron pa siyang available dito na may available pa siya dyan na 3 200 milliampere at saka 100 milliampere saka 250 milliampere. Bali sinubukan ko na yan kanina mga bro, ginamper ko yung 200 milliampere at madadagdagan pa naman yung kanyang liwanag at saka aabot na siya ng kulang-kulang na 190 volts. So, kaya niyang pailawin to mga bro. Okay, try natin ngayong i-jumper yung mga tatlong points na yan. Bali, tatlong 200 milliampere yung kinonek natin. Liliwanag pa siya kasi tataas yung kanyang amperahe. Okay, subukan natin. Plug in natin. Ayun oh. Lumiwanag. Kanina nasa 186 yung voltahe nung hindi pa tayo hindi pa natin kinonek yung mga points na yan, yung tatlong 200 milliampere. So sukatin natin ngayon yung voltahe ngayong na-connect na natin lahat. Ayun oh. Tumas siya, maabot siya ng 188. Kulang. Okay na to mga bro. Okay na to. At saka yung ilaw niya is maliwanag naman na. Eh yung pagkakabitan natin nito mga bro ay minodify ko na yung kanyang backlight. Ang dati nun is ang supply niya is 205 yung isa. 200 to 210 yung voltahe niya. Ang ginawa ko doon is hinati ko na lang siya tapos pinaralel ko. Kaya ang total voltage na lang na makukuha natin doon is nasa mga 100 volts. Ito is ang total na nakuha natin dito is umabot pa siya ng 188 volts. So kaya na nitong pailawin yung pupuntahan natin mamaya na 55 inches na edge type yung gamit. So ito na lang yung gagamitin natin. Okay naman to mga bro. Na-try ko na kanina si hindi naman siya mabilis sa uminit. Ito yung kanyang MOSFET. Yan, okay naman siya.
Okay mga bro, hanggang dito na lang at isasalpak natin to mamaya at masubukan natin. Ito na mga bro yung ginawa natin. Bali, naisalpak ko na yung backlight driver na pinakita natin kanina. Simple lang naman yung kanyang connection. 300 volts DC yung kanyang input. Tapos, siyempre kinunik natin yung kanyang BL on and off sa BL on and off ng unit na ito. At saka yung kanyang backlight naman is minodify ko na yan. Ang total voltage ng dati niyang dalawang strip is nasa 205 volts ang isa. So, ngayon is hinati ko na yon at saka ko pinaralal. Kaya, ang total voltage na makukuha natin dito is nasa 100 volts na lang. So, bali, bumaba siya ng konti. Pero yung kanyang liwanag is normal naman. Mas maganda na yon kesa yung sobrang liwanag para hindi na mapupundi ulit yung kanyang or magtatagal yung backlight na nilagay natin. Ayan, sukatan natin mga bro para makita nyo yung total voltage. Ayan, nasa 102 volts DC na lang siya. So, mas mababa siya ng konting-konti lang. Yan yung date na ginawa ko noon, January 11, 2021. Kung tutuusin is hindi pa yan back job mga bro, nasa 7 months nang nakakalipas. Pero kinonsider na lang natin sa customer. Di bale is, ano naman, hindi naman free yung parts na nilagay natin. Ayan, bali okay na siya. Makikita nyo na normal naman yung kanyang liwanag. Tamang-tama lang. Hindi masyadong maliwanag. Okay, hanggang dito na lang mga bro. Maraming salamat.